isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang diwa ni Kristo ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama sa langit. Tinatawag na Kristo ang Diyos na nagkatawang tao, at si Kristo ay ang katawang taong isinuot ng Espiritu ng Diyos. Hindi katulad ng sinumang tao sa laman ang katawang taong ito. Ang kaibahang ito ay dahil hindi sa laman at dugo si Kristo. Siya ay ang pagkakatawang tao ng Espiritu. Siya ay kapwa may normal na pagkatao at ganap na pagkadiyos. Hindi taglay ng sinumang tao ang pagkadiyos niya. Ang normal na pagkatao niya ang nagpapanatili sa lahat ng normal na gawain niya sa katawang tao, habang isinasakatuparan ng pagkadiyos niya ang gawain ng Diyos mismo. Pagkatao man o pagkadiyos man niya ito, kapwa nagpapasakop ang mga ito sa kalooban ng Ama sa langit. Ang Espiritu ang diwa ni Kristo, ibig sabihin ay ang pagkadiyos. Sa makatuwid, ang diwa niya ay ang sa Diyos mismo. Hindi gagambalain ng diwang ito ang sarili niyang gawain at hindi siya posibleng makagawa ng anumang bagay na sisira sa sarili niyang gawain. Ni hindi rin siya bibigkas ng anumang mga salita na sumasalungat sa sarili niyang kalooban. Sa makatuwid, ganap na hindi gagawa kailanman ang Diyos na nagkatawang tao ng kahit anumang gawaing gumagambala sa sarili niyang pamamahala. Ito ang dapat maunawaan ng lahat ng mga tao. Ang diwa ng gawain ng banal na Espiritu ay upang iligtas ang tao at para sa kapakanan ng sariling pamamahala ng Diyos. Katulad nito, ang gawain ni Kristo ay upang iligtas din ang tao at alang-alang ito sa kalooban ng Diyos. Yamang nagkatawang tao ang Diyos, na pagtatanto niya ang diwa niya sa loob ng kanyang katawang tao. Nasapat ang katawang tao niya upang isagawa ang kanyang gawain. Sa makatuwid, ang lahat ng gawain ng Espiritu ng Diyos ay pinalitan ng gawain ni Kristo habang nasa panahon ng pagkakatawang tao. At ang nasa kaibuturan ng lahat ng gawain sa buong panahon ng pagkakatawang tao ay ang gawain ni Kristo. Hindi ito maaaring maihalo sa gawain mula sa anumang ibang kapanahunan. At yamang nagiging katawang tao ang Diyos, gumagawa siya sa pagkakakilanlan ng kanyang katawang tao. Yamang dumarating siya sa katawang tao, tinatapos niya sa gayon sa katawang tao ang gawaing dapat niyang gawin. Espiritu ng Diyos man ito o si Kristo man ito, kapwa sila ang Diyos mismo at ginagawa niya ang gawain na dapat niyang gawin at ginagampanan ang ministeryong dapat niyang gampanan. Humahawak ng awtoridad ang mismong pinakadiwa ng Diyos, ngunit nagagawa niyang lubusang magpasakop sa awtoridad na nagmumula sa Kanya. Gawain man ito ng Espiritu o gawain ng laman, hindi sumasalungat ang isa sa isa. Ang Espiritu ng Diyos ay ang awtoridad sa buong sangnilikha.
nagtataglay din ng awtoridad ang katawang taong may diwa ng Diyos. Ngunit maaaring gawin ng Diyos sa katawang tao ang lahat ng gawaing sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. Hindi ito matatamo o maiisip ng sinumang tao. Ang Diyos mismo ay awtoridad. Ngunit maaaring magpasakop ang katawang tao niya sa kanyang awtoridad. Ito ang ipinahihiwatig kapag sinasabing sumusunod si Kristo sa kalooban ng Diyos Ama. Isang espiritu ang Diyos at makakayang gawin ang gawain ng pagliligtas tulad ng maaaring maging tao ang Diyos. Sa ano't anuman, ang Diyos mismo ang gumagawa ng sarili niyang gawain. Ni hindi siya nang aabala o nang hihimasok, lalong hindi siya nagsasakatuparan ng gawaing sumasalungat sa mismong gawain. Dahil magkatulad ang diwa ng gawaing ginagawa ng Espiritu at ng katawang tao. Espiritu man ito o ang katawang tao, gumagawa ang dalawa upang tuparin ang isang kalooban at upang pamahalaan ang kapwa gawain. Bagamat may dalawang magkaibang katangian ang espiritu at ang katawang tao, magkatulad ang kanilang mga diwa. Kapwa sila may diwa ng Diyos mismo at ng pagkakakilanlan ng Diyos mismo. Hindi nagtataglay ang Diyos mismo ng mga sangkap ng pagsuway. Mabuti ang kanyang diwa. Siya ang pagpapahayag ng lahat ng kagandahan at kabutihan, gayon din ng lahat ng pagmamahal. Kahit sa katawang tao, hindi gumagawa ang Diyos ng anumang sumusuway sa Diyos Ama. Maging kabayaran man ang paghahain ng kanyang buhay, buong puso siyang handa na gawin ito at wala na siyang ibang pipiliin. Hindi nagtataglay ang Diyos ng mga sangkap ng pagmamagaling o pagpapahalaga sa sarili o yaong sa kapalaluan at pagmamataas. Hindi siya nagtataglay ng mga sangkap ng kabuktutan. Nagmumula kay Satanas ang lahat-lahat ng sumusuway sa Diyos. Si Satanas ang pinagmumula ng lahat ng kapangitan at kabuktutan. Ang dahilan ng pagkakaroon ng tao ng mga katangiang kahalintulad ng kay Satanas ay dahil nagawa ng tiwali at nilinlang na ni Satanas ang tao. Hindi nagawang tiwali ni Satanas si Kristo, kaya't ang mga katangian ng Diyos ang tangi niyang inaangkin at wala sa mga katangian ni Satanas. Gaano man kahirap ang gawain o gaano man kahina ang katawang tao, ang Diyos, habang nabubuhay siya sa katawang tao, ay hindi kailanman gagawa ng anumang bagay na gagambala sa gawain ng Diyos mismo, lalo na tatalikdan sa pagsuway ang kalooban ng Diyos Ama. Higit pa niyang pipiliin na magdusa ng mga pasakit ng laman kaysa ipagkanulo ang kalooban ng Diyos Ama. Tulad ito ng sinabi ni Jesus sa panalangin, "Ama, kung maaari, hayaan mong lumampas mula sa akin ang sarong ito. Gayunman, hindi ayon sa kalooban ko, kundi ang ayon sa kalooban mo." Gumagawa ng sarili nilang mga pagpipilian ang mga tao, ngunit hindi si Kristo. Bagamat mayroon siyang pagkakakilanlan ng Diyos mismo,
hinahangad pa rin niya ang kalooban ng Diyos Ama at tinutupad kung ano ang ipinagkakatiwala sa kanya ng Diyos Ama mula sa pananaw ng katawang tao. Isang bagay ito na hindi maaaring matamo ng tao. Ang nanggagaling kay Satanas ay hindi maaaring magkaroon ng diwa ng Diyos. Maaari lamang itong magkaroon ng isang sumusuway at lumalaban sa Diyos. Hindi ito ganap na makasusunod sa Diyos, lalo na ang kusang loob na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng mga tao, maliban kay Kristo, ay maaaring gawin iyang lumalaban sa Diyos. At wala ni isang tao ang tuwirang makagagawa sa gawaing ipinagkatiwala ng Diyos. Wala ni isa ang makakayang ituring ang pamamahala ng Diyos bilang sarili niyang tungkuling gagampanan. Pagpapasakop sa kalooban ng Diyos Ama ang diwa ni Kristo. Katangian ni Satanas ang pagsuway sa Diyos. Hindi magkaayon ang dalawang katangiang ito. At hindi matatawag na Kristo ang sinumang may mga katangian ni Satanas. Ang dahilan na hindi magagawa ng tao ang gawain ng Diyos bilang kahalili niya ay dahil walang anumang diwa ng Diyos ang tao. Gumagawa ang tao para sa Diyos alang-alang sa mga pansariling kapakinabangan at sa mga panghinaharap na pag-asam ng tao. Ngunit gumagawa si Kristo upang gawin ang kalooban ng Diyos Ama. Pinamamahalaan ng kanyang pagka-Diyos ang pagkatao ni Kristo. Bagamat nasa katawang tao siya, hindi lubusang katulad ng isang tao ng laman ang kanyang pagkatao. May sarili siyang namumukod-tanging katangian at pinamamahalaan din ito ng pagka-Diyos niya. Walang kahinaan ang pagka-Diyos niya. Tumutukoy sa kanyang pagkatao ang kahinaan ni Kristo. Sa ilang antas, napipigil ng kahinaang ito ang pagka-Diyos niya. Ngunit nakapaloob sa isang tiyak na saklaw at oras ang gayong mga takda at hindi walang hangganan. Pagdating ng oras upang isakatuparan ang gawain ng kanyang pagka-Diyos, ginagawa ito ng hindi alintana ang pagkatao niya. Ang pagkatao ni Kristo ay ganap na pinangangasiwaan ng kanyang pagka-Diyos. Bukod sa normal na buhay ng pagkatao niya, ang lahat ng iba pang mga kilos ng kanyang pagkatao ay naiimpluwensyahan, naaapektuhan, at napapatnubayan ng pagka-Diyos niya. Bagamat may pagkatao si Kristo, hindi ito nakagagambala sa gawain ng pagka-Diyos niya at ito ay tiyak na dahil pinangangasiwaan ng pagka-Diyos ni Kristo ang kanyang pagkatao. Bagamat hindi nagkagulang ang pagkatao niya sa kung paano ito umaasal sa iba, hindi ito nakaaapekto sa normal na gawain ng pagka-Diyos niya. Kapag sinasabi kong hindi pa nagawang tiwali ang kanyang pagkatao, ang ibig kong sabihin ay maaaring tuwirang atasan ng pagka-Diyos ni Kristo ang kanyang pagkatao, na siya ay nagtataglay ng mas higit na katuturan kaysa sa taglay ng karaniwang tao. Nababagay ng higit sa lahat ang pagkatao niya na mapangasiwaan ng pagka-Diyos sa kanyang gawain. Ang pagkatao niya ay magagawa ng higit sa lahat
na magpahayag ng gawain ng pagkadiyos at magagawa ng higit sa lahat na magpasakop sa ganoong gawain. Habang gumagawa ang Diyos sa katawang tao, hindi niya nakakaligtaan ang tungkuling dapat tuparin ng tao sa laman. Nagagawa niyang sambahin ang Diyos sa langit ng may tunay na puso. May diwa siya ng Diyos, at ang pagkakakilanlan niya ay ang sa Diyos mismo. Nangyari lamang na dumating siya sa lupa at naging isang nilikhang katauhan na may panlabas na balat ng isang nilikhang katauhan at nagtataglay ngayon ng pagkataong hindi niya dating taglay. Nagagawa niyang sambahin ang Diyos sa langit. Ito ang katauhan ng Diyos mismo at walang katulad sa tao. Ang pagkakakilanlan niya ay Diyos mismo. Sumasamba siya sa Diyos mula sa pananaw ng katawang tao. Sa makatuwid, ang mga salitang sumasamba si Kristo sa Diyos sa langit ay hindi mali. Ang hinihingi niya sa tao ay ang mismong sarili niyang katauhan. Natamo na niya ang lahat ng kanyang hinihiling sa tao bago ang paghiling ng ganoon sa kanila. Hindi siya kailanman gagawa ng mga hiling sa iba, samantalang siya mismo ay malaya mula sa mga ito. Dahil ang lahat ng ito ang bumubuo sa kanyang katauhan. Paano man niya isinasakatuparan ang kanyang gawain, hindi siya kikilos sa paraang sumusuway sa Diyos. Ano paman ang hilingin niya sa tao, walang hiling na lalagpas sa kayang matamo ng tao. Ang lahat ng ginagawa niya ay yaong tumutupad sa kalooban ng Diyos at alang-alang sa kanyang pamamahala. Higit sa lahat ng mga tao ang pagkadiyos ni Kristo. Sa makatuwid, siya ang pinakamataas na awtoridad ng lahat ng mga nilikhang katauhan. Ang pagkadiyos niya ang awtoridad na ito. Ibig sabihin ay ang disposisyon at katauhan ng Diyos mismo na tumutukoy sa kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, gaano man kakaraniwan ang pagkatao niya, hindi maikakaila na nasa kanya ang pagkakakilanlan ng Diyos mismo. Sa kung anumang pananaw man siya nagsasalita at paano man siya sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi maaaring sabihin na hindi siya ang Diyos mismo. Malimit na itinuturing ng mga taong hangal at mangmang na isang kapintasan ang karaniwang pagkatao ni Kristo. Paano man niya ipinahahayag at ibinubunyag ang katauhan ng kanyang pagkadiyos, hindi magagawa ng tao na kilalani na siya ay si Kristo. At higit na ipinakikita ni Kristo ang pagsunod at pagpapakumbaba niya. Lalong nagiging bahagya ang pagturing ng mga hangal na tao kay Kristo. Mayroon pa nga iyaong mga nag-uugali ng saloobin ng pagbubukod at paghamak sa kanya. Subalit inilalagay sa hapag iyaong mga dakilang tao ng matatayog na larawan upang sambahin. Ang paglaban at pagsuway ng tao sa Diyos ay nagmumula sa katunayan na ang diwa ng Diyos na nagkatawang tao ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, gayon din na mula sa pangkaraniwang pagkatao ni Kristo. Ito ang pinagmumula ng paglaban at pagsuway ng tao sa Diyos. Kung si Kristo ay niwalang anyo ng kanyang pagkatao,
o hindi hinanap ang kalooban ng Diyos Ama mula sa pananaw ng isang nilikhang katauhan. Ngunit sa halip ay nagtaglay ng isang sukdulang pagkatao. Higit sa malamang na walang magiging pagsuway sa hanay ng tao. Ang dahilan na laging nahahanda ang tao na maniwala sa isang hindi nakikitang Diyos sa langit ay dahil walang pagkatao ang Diyos sa langit. Ni hindi siya nagtataglay ng kahit isang katangian ng isang nilikha. Sa makatuwid, lagi siyang itinuturing ng tao ng may pinakadakilang pagpapahalaga. Ngunit may tinataglay na saloobin ng paghama kay Kristo. Bagamat nagagawa ni Kristo sa lupa na gumawa sa ngalan ng Diyos mismo, hindi siya dumarating na may layuning ipakita sa lahat ng mga tao ang larawan niya sa katawang tao. Hindi siya dumarating upang makita siya ng lahat ng mga tao. Dumarating siya upang pahintulutan ang tao na maakay ng kamay niya. At sa gayon ay makapasok ang tao sa bagong kapanahunan. Ang katungkulan ng katawang tao ni Kristo ay para sa gawain ng Diyos mismo. Iyon ay para sa gawain ng Diyos sa katawang tao at hindi upang bigyang kakayahan ang tao na lubusang maunawaan ang diwa ng katawang tao niya. Paano man siya gumagawa, wala sa ginagawa niya ang lumalampas sa matatamo ng katawang tao. Paano man siya gumagawa, ginagawa niya ito sa katawang tao na may normal na pagkatao at hindi lubos na ibinubunyag sa tao ang totoong mukha ng Diyos. Dagdag dito, ang gawain niya sa katawang tao ay hindi kailanman kahimahimala o hindi matataya tulad ng maiisip ng tao. Bagamat kinakatawa ni Kristo ang Diyos mismo sa katawang tao at isinasakatuparan mismo ang gawain na dapat gawin ng Diyos mismo, hindi niya ikinakaila ang pag-iral ng Diyos sa langit. Ni mainit niyang ipinahahayag ang sarili niyang mga gawa. Sa halip, nananatili siyang nakakubli, mapagpakumbaba, sa loob ng kanyang laman. Bukod kay Kristo, yaong mga huwad na umaangking sila si Kristo ay hindi nagtataglay ng kanyang mga katangian. Kapag magkatabing inihahambing sa mapagmataas at sariling pagdadakila ng disposisyon ng mga huwad na Kristo, nagiging malinaw kung anong uring katawang tao ang tunay na Kristo. Lalong huwad sila, lalong ipinagpaparangya ng mga ganitong huwad na Kristo ang mga sarili nila at mas may kakayahan silang gumawa ng mga tanda at mga kababalaghan upang linlangin ang tao. Walang mga katangian ng Diyos ang mga huwad na Kristo. Hindi nadudungisan si Kristo nang kahit anong sangkap na pagmamay-ari ng mga huwad na Kristo. Nagkakatawang tao lamang ang Diyos upang buuin ang mga gawain ng katawang tao, hindi lamang upang pahintulutang makita siya ng mga tao. Sa halip, hinahayaan niyang ang gawain niya ang magpatunay ng kanyang pagkakakilanlan. At hinahayaang yaong ibinubunyag niya na magpatunay sa kanyang diwa. Hindi walang batayan ang diwa niya. Hindi kinamkam ng kanyang kamay ang pagkakakilanlan niya. Matutukoy ito sa pamamagitan ng kanyang gawain
at kanyang diwa. Bagamat may diwa siya ng Diyos mismo at may kakayahang gawin ang gawain ng Diyos mismo, siya pa rin, sa dakong huli, ay katawang tao, hindi katulad ng Espiritu. Hindi siya Diyos na may mga katangian ng Espiritu. Siya ay Diyos na may balat ng katawang tao. Sa makatuwid, gaano man siya kanormal at gaano man siya kahina at paano man hinahangad niya ang kalooban ng Diyos Ama, hindi maikakaila ang pagka-Diyos niya. Umiiral sa loob ng nagkatawang taong Diyos hindi lamang ang normal na pagkatao at ang mga kahinaan nito. Umiiral din ang kahanga-hanga at pagiging di maarok na pagka-Diyos niya, pati na rin ang lahat ng mga gawa niya sa katawang tao. Sa makatuwid, kapwa umiiral ang pagkatao at pagka-Diyos sa loob ni Kristo, kapwa sa aktwal at praktikal. Kahit paano, hindi ito isang bagay na hungkag o kahimahimala. Dumarating siya sa lupa na may pangunahing layunin ng pagsasakatuparan ng gawain. Kinakailangang magtaglay ng isang normal na pagkatao upang maisakatuparan ang gawain sa lupa. Kung hindi, gaano pa man kadakila ang kapangyarihan ng pagka-Diyos niya, hindi mailalagay sa mabuting paggagamitan ang unang tungkulin nito. Bagamat napakahalaga ng kanyang pagkatao, hindi ito ang kanyang diwa. Ang pagka-Diyos ang diwa niya. Sa makatuwid, ang sandaling magsisimula na siyang gampanan ang ministeryo niya sa lupa ay ang sandaling magsisimula na siyang ipahayag ang katauhan ng kanyang pagka-Diyos. Umiiral ang pagkatao niya upang mapanatili lamang ang normal na buhay ng kanyang katawang tao, upang maisakatuparan ng kanyang pagka-Diyos ang gawain bilang normal sa katawang tao. Ang pagka-Diyos ang lubos na nangangasiwa sa gawain niya. Kapag nagawa na niyang ganap ang kanyang gawain, natupad na niya ang kanyang ministeryo. Ang dapat malaman ng tao ay ang kabuuan ng kanyang gawain at sa pamamagitan ng gawain niya na nabibigyang daan niya ang tao na makilala siya. Sa buong takbo ng kanyang gawain, lubusan niyang ipinahahayag ang katauhan ng pagka-Diyos niya na hindi isang disposisyong nadudungisa ng pagkatao o isang katauhang nadudungisa ng kaisipan at asal ng tao. Kapag dumating na ang oras na ang lahat ng ministeryo niya ay nagwakas na, perpekto at ganap na niyang naipahayag ang disposisyong dapat niyang ipahayag. Hindi ginagabayan ang kanyang gawain ng tagubili ng sinumang tao. Ang pagpapahayag ng disposisyon niya ay ganap na malaya rin at hindi masusupil ng isip o malilinang ng kaisipan, ngunit likas na ibinubunyag. Isang bagay ito na walang tao ang makapagtatamo. Kahit malupit ang kapaligiran o hindi ka nais-nais ang mga kalagayan, nagagawa niyang ipahayag ang kanyang disposisyon sa naaangkop na oras. Ang isang si Kristo ay ipinahahayag ang katauhan ni Kristo, samantalang yaong mga hindi ay hindi nagtataglay ng disposisyon ni Kristo. Sa makatuwid, kahit na nilalabanan siya ng lahat
o may mga kuro-kuro sa kanya. Walang makapagkakaila batay sa mga kuro-kuro ng tao na ang disposisyong ipinahahayag ni Kristo ay ang sa Diyos. Ang lahat ng iyong mga hinahangad si Kristo ng may tunay na puso o sadyang hinahanap ang Diyos ay aamining si Kristo siya batay sa pagpapahayag ng pagka-Diyos niya. Hindi nila kailanman ipagkakaila si Kristo sa batayan ng kahit anumang aspeto niyang hindi umaayon sa mga kuro-kuro ng tao. Bagamat napakahangal ng tao, tiyak na alam ng lahat kung ano ang kalooban ng tao at kung ano ang nagmumula sa Diyos. Nangyayari lamang na maraming tao ang sinasadyang nilalabanan si Kristo bilang bunga ng sarili nilang mga pakay. Kung hindi dahil dito, wala kahit isang tao ang magkakaroon ng dahilang ikaila ang pag-iral ni Kristo, dahil totoong umiiral ang pagka-Diyos na ipinahayag ni Kristo at maaaring masaksihan ang gawain niya ng mata lamang. Ang gawain at pagpapahayag ni Kristo ang tumutukoy sa kanyang diwa. Nagagawa niyang kumpletuhin ng may tunay na puso yaong ipinagkatiwala sa kanya. Nagagawa niyang sambahin ng may tunay na puso ang Diyos sa langit at hinahangad ang kalooban ng Diyos Ama ng may tunay na puso. Natutukoy ang lahat ng ito ng diwa niya. At gayon din ang likas na pagsisiwalat niya ay natutukoy ng kanyang diwa. Ang dahilan na tinatawag ko itong ang likas na pagsisiwalat niya ay dahil hindi panggagaya ang pagpapahayag niya o bunga ng pinag-aralan ng tao o bunga ng maraming taong paglilinang ng tao. Hindi niya ito natutuhan o ginayakan ang sarili niya nito. Sa halip, likas ito sa loob niya. Maaaring ikaila ng tao ang kanyang gawain, ang kanyang pagpapahayag, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang buong buhay ng normal na pagkatao. Ngunit walang makapagkakailang sinasamba niya ang Diyos sa langit ng may tunay na puso. Walang makapagkakailang dumating siya upang tuparin ang kalooban ng Ama sa langit at walang makapagkakaila sa katapatan ng paghahanap niya sa Diyos Ama. Bagamat hindi kaaya-aya sa mga pandama ang kanyang larawan, hindi nagtataglay ng pambihirang pagmamagaling ang pagtatalakay niya, at hindi kasing nakawawasak ng lupa o nakayayanig ng langit ang gawain niya na tulad ng inaakala ng tao. Siya talaga si Kristo na tumutupad ng may tunay na puso sa kalooban ng Ama sa langit. Ganap na nagpapasakop sa Ama sa langit at masunurin hanggang kamatayan. Ito ay sapagkat ang diwa niya ay ang diwa ni Kristo. Mahirap para sa tao na paniwalaan ang katotohanang ito. Ngunit ito ay katunayan. Kapag ganap nang natupad ang ministeryo ni Kristo, magagawang makita ng tao mula sa gawain niya na ang kanyang disposisyon at katauhan ay kumakatawan sa disposisyon at katauhan ng Diyos sa langit. Sa oras na iyon, makapagpapatunay ang kalahatan ng gawain niya na siya talaga ang salitang nagiging katawang tao at hindi katulad ng laman at dugong tao.
Bawat hakbang ng gawain ni Kristo sa lupa ay may kinakatawang kabuluhan. Ngunit ang tao na nakararanas sa aktwal na gawain ng bawat hakbang ay hindi magagawang maunawaan ang kabuluhan ng gawain niya. Lalo na ito sa ilang mga hakbang ng gawaing isinasakatuparan ng Diyos sa ikalawang pagkakatawang tao niya. Karamihan sa iyong mga nakaririnig o nakakikita lamang sa mga salita ni Kristo, subalit hindi pa siya kailanman nakikita, ay walang mga kuro-kuro sa gawain niya. Iyong mga nakakita na kay Kristo at nakarinig sa mga salita niya, gayon din ang nakaranas ng gawain niya, ay nahihirapang tanggapin ang kanyang gawain. Hindi ba ito dahil hindi ayon sa panlasa ng tao ang kaanyuan at ang normal na pagkatao ni Kristo? Yaong mga tinatanggap ang gawain niya pagkaraang umalis si Kristo ay hindi magkakaroon ng ganoong mga paghihirap. Dahil tinatanggap lamang nila ang gawain niya at hindi nakikipag-ugnayan sa normal na pagkatao ni Kristo. Hindi magagawang ilaglag ng tao ang mga kuro-kuro niya sa Diyos at sa halip ay marubdob siyang sinusuri. Dahil ito sa katotohanang nakatuon lamang ang tao sa kaanyuan niya. At hindi magagawang makilala ang diwa niya batay sa kanyang gawain at mga salita. Kung ipipikit ng tao ang mga mata niya sa kaanyuan ni Kristo o iiwasang talakayin ang pagkatao ni Kristo at magsasalita lamang sa pagkadiyos niya na ang gawain at mga salita ay hindi matatamo ng kahit sino mang tao. Mababawasan ng kalahati ang mga kuro-kuro ng tao. Kahit sa saklaw na malulutas ang lahat ng mga paghihirap ng tao. Sa panahon ng gawain ng nagkatawang taong Diyos, hindi siya pagtitiisa ng tao. At puno ito ng maraming mga kuro-kuro tungkol sa kanya. At pangkaraniwan ang mga pagkakataon ng paglaban at pagsuway. Hindi magagawang pagtiisa ng tao ang pag-iral ng Diyos, magpakita ng kaluwagan sa kababaang loob at pagiging kubli ni Kristo o magpatawad sa diwa ni Kristo na sumusunod sa Ama sa langit. Sa makatuwid, hindi siya maaaring manatili kasama ng tao sa kawalang hanggan pagkaraan niyang matapos ang gawain niya. Dahil hindi handa ang tao na pahintulutan siya na mamuhay kaagapay nila. Kung hindi magagawa ng tao na magpakita ng kaluwagan sa kanya, sa panahon ng gawain niya, paano nila magagawang pagtiisan siyang mamuhay na kaagapay nila pagkaraan niyang matupad ang kanyang ministeryo habang pinagmamasdan niya silang unti-unting nararanasan ang kanyang mga salita? Hindi ba sa gayon marami ang mahuhulog ng dahil sa kanya? Pinahihintulutan lamang siya ng tao na gumawa sa lupa. Ito ang pinakamalaking saklaw ng kaluwagan ng tao. Kung hindi sa gawain niya, matagal na siyang pinalayas ng tao mula sa lupa. Kaya gaano kaunti ang ipakikita nilang kaluwagan sa sandaling matapos na ang gawain niya? Kung gayon, hindi ba siya ipapapatay ng tao at pahihirapan siya hanggang sa mamatay? Kung hindi siya tinawag na Kristo,
hindi siya maaaring gumawa sa gitna ng sangkatauhan. Kung hindi siya gumawang may pagkakakilanlan ng Diyos mismo, at sa halip ay gumawa lamang bilang isang normal na tao, hindi pagtitiisa ng tao ang pagbigkas niya ng kahit isang pangungusap, lalong hindi na pagtitiisan ang pinakabahagyang piraso ng gawain niya. Kaya maaari lamang niyang dalhin ang pagkakakilanlang ito kasama niya sa kanyang gawain. Sa ganitong paraan, mas makapangyarihan ang gawain niya kaysa sa kung hindi niya ito ginawa. Dahil handang sumunod ang lahat ng mga tao sa katayuan at dakilang pagkakakilanlan. Kung hindi niya dinala ang pagkakakilanlan ng Diyos mismo habang gumagawa siya o lumalabas bilang Diyos mismo, hindi man lamang siya magkakaroon ng pagkakataong gumawa. Sa kabila ng katotohanang may diwa siya ng Diyos at ng katauhan ni Kristo, hindi nagluluwag ang tao at hindi siya pinahihintulutang magaang na isakatuparan ang gawain sa gitna ng sangkatauhan. Dinadala niya sa kanyang gawain ang pagkakakilanlan ng Diyos mismo. Bagamat dose-dose ng ulit na mas makapangyarihan ang ganoong gawain kaysa sa ginawa ng walang ganoong pagkakakilanlan, hindi pa rin lubusang masunurin ang tao sa kanya. Dahil nagpapasakop lamang ang tao sa kanyang katayuan at hindi sa kanyang diwa. Kung gayon, kapag marahil isang araw ay bumaba si Kristo mula sa kinatatayuan niya, mapahihintulutan ba siya ng tao na manatiling buhay ng kahit isang araw? Handang mamuhay ang Diyos sa lupa kasama ang tao, upang makita niya ang ihahatid na mga dulot ng gawain ng kamay niya sa susunod na mga taon. Gayunman, hindi magawa ng tao na tiisin ang presensya niya kahit isang araw man lamang, kaya magagawa lamang niyang sumuko. Ito na ang pinakamalaking saklaw ng kaluwagan at biyaya ng tao na pahintulutan ang Diyos na gawin sa gitna ng tao ang gawaing dapat niyang gawin at upang tuparin ang ministeryo niya. Bagamat yaong mga sila mismong nalupig na niya ay nagpapakita sa kanya ng ganoong biyaya, pinahihintulutan pa rin nila siyang manatili lamang hanggang sa matapos ang gawain niya at hindi na lalampas pa rito. Kung ganito, paano na yaong mga hindi pa niya nalulupig? Hindi ba't ang dahilang tinatrato ng tao ang Diyos na nagkatawang tao sa ganitong paraan ay sapagkat siya si Kristong may balat ng normal na tao? Kung mayroon lamang siyang pagka-Diyos at hindi isang normal na pagkatao, hindi ba pinakamadaling malulutas ang mga paghihirap ng tao? At tubiling kinikilala ng tao ang pagka-Diyos niya at hindi nagpapakita ng interes sa balat niya ng isang karaniwang tao. Sa kabila ng katotohanang ang diwa niya ay ganap ng tulad ng kay Kristo na nagpapasakop sa kalooban ng Ama sa langit. Sa ganoon, maaari lamang niyang itigil ang gawain niya ng pagiging nasa gitna ng tao upang ibahagi sa kanila ang kapwa mga galak at mga kalungkutan dahil hindi na maaaring magparaya ang tao sa pag-iral niya.